Good afternoon, good morning, good evening, kung saan sulok man kayo ng mundo. Ngayon ay magluluto tayo ng ginataang kalabasa at sitaw. Meat, gagamit tayo ng hindi siya halos ginagamit sa gata. Normally kasi ang ginataang gulay na kalbasa at sitaw, ang ginagamit ay pork or shrimp. Tayo, ang gagamitin natin crab stick at beef. So, habang pina-prepare natin yan, ikakat muna natin yung meat natin, yung crab stick into bite size, mga ganito lang, mga konti lang. Usually kasi ang ginagamit sa ginataang gulay is shrimp. Eh, ordinaryo na yun eh, yun na lagi yung ginagamit. So, tatry natin ngayon gumamit ng crab stick. So, para sa gusto nyong explore at ibahin ng ingredients, ito yung ginagawa natin. Next, yung beef, ikakot natin into strips. Mas okay kung mas manipis kasi mas mabilis maluto, hindi ka na masyadong gagamit ng apoy or hindi na gano'ng katagal yung laman.
para i-fry o i-saute mo. Ngayon, nakat na natin yung mga meat natin. Ayan, ganito. Ganito yung tsura ng meat natin. So, magsisimula na tayong magluto. Okay. First, gagamit tayo ng cooking oil. Ang ginagamit ko is sunflower oil. So, maglalagay tayo ng oil sa pan. Mga 2 to 3 tablespoon. Habang nasa high heat siya, kailangan high heat eh, para mabilis. Kasi, normally ako, pag nagluluto ako, saglitan lang, mga 5 minutes, 10 minutes, depende sa niluluto ko. Kasi, ayoko nang masyadong niluluto yung mga ingredients kasi nawawala yung sustansya niya. So, sa luto na to, ginataang kalabasa at sita with beef and crab stick. So, pag mainit na yung kawali nyo, una, gigisa nyo yung bawang. Bawang. Jaran, magic, di ba? May assistant nga pala ako sa likod. So, yan. Isasotay nyo lang siya ng konti hanggang sa maging light brown siya. Medyo okay na siya. Sunod nyo na ngayon ilalagay yung sibuyas. Okay na to. Okay lang na ito na yung unang isasotay nyo, then yung sealing green, optional lang yan. Kasi ako, gusto ko sa niluluto ko lagi, may sealing green. Kasi ito yung isang magic ingredient na tinatawag natin, pampasarap. Yung iba, gumagamit sila ng chili, yung red chilies, yung mga ganito, yung red chilies. Translucent na yung onion, okay na siya. Kasi tinatanggal mo lang talaga sa kanya yung excess water niya. So yun, nasaute na natin yung bawang sibuyas. So pwede na natin ilagay yung beef. Yung beef muna unahin natin isasaute. So yun, lagay lang natin yung beef. Narinig diba yung tunog? Yan. Ganyan yung gusto nating marinig na tunog. So yun, nakita nyo, medyo brownish na siya. Yan. Ito yung konting magic. Pampasarap, pampalasa rin. Konti lang. Okay. May kanya-kanya tayong style ng pagluluto ng ginataan. Ako, ito tinuturo ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Ito yung not your ordinary style taste ng gata. After noon, ilalagay ko na yung kalabasa. Nakita nyo, siniprinto ko pa lang siya. Ilalagay ko na yung kalabasa. Ito yung style ko ng pagluluto. So,
kung magustuhan nyo, pwede nyo gayahin, pwede nyo hihirin. Kung paano kayo mag-style ng pag-saute ng gulay, kung lagay ng gulay, kung kailan nyo lalagay, okay lang. Pero ito yung tinuturo ko sa inyo, lalo na sa mga husband dyan, mga brothers dyan na gusto magluto. Ito, maglalagay na tayo ngayon ng ground black pepper. Ilang seconds lang yan para lang medyo mag-open na yung gulay, tapos tsaka nyo na ilalagay yung gata nyo. So ako gumagamit ako nito, nasa sachet na gata. Tapos syempre, diba, yung pinaglagyan niya, pwede niyo siyang lagyan ng konting water. So, gagamit tayo ng filtered water. Ngayon, titignan niyo kung yung gata niyo is sobrang lapot, sobrang nagnaw. Ngayon, kapag medyo malapot na siya, ayan, medyo malapot siya, that's the time na meron kayong ilalagay na konting water para dun sa gulay, para mabablanch lang siya ng konti, para hindi rin masunog yung gata. So lalagay lang tayo ng konti. Kasi ang pinaka matagal na lutuin dito yung kalabasa. So kaya yun yung inaano natin. Habang yung beef, yung katas ng beef, tsaka yung katas ng garlic tsaka bawang nagmi-mix na with the gata. Nakita niya hindi ko siya tinatakpan kasi okay lang yun. Hindi ko siya tinatakpan dahil gusto ko ma-evaporate yung water, kasi sa style ng pagluluto ko, mas lesser yung water na sa niluluto mo, mas humahaba yung shelf life ng pagkain. Okay? Secret yun, tip. Para sa akin, So, yun, naamoy mo na ba? Ha? Naamoy mo na ba? Yan. Ilagay na natin ang isang magic ingredients. Kakaiba, di ba? Pero masarap. So, tingnan nyo ang kulay. Buhay na buhay ang kulay natin. Yun ang maganda sa niluluto. Kailangan buhay na buhay pa rin yung kulay. Kasi, kapag naging na siya, malabsana, nag-iba na yung kulay niya, nagiging brownish na siya, nawawala na yung lasa nung talagang ingredients. Kapag lumalapot siya, sobrang lapot, lalagyan niyo lang ulit siya ng water. Water, no, yung pinag-anuhan ng gata. Kunyari, di ba, nagtiga ka ng gata. Yun yung pinag-unang, ang tawag dito, yung huling tiga. Yan. Yun yung gagamitin natin, yung huling tiga ng gata. Pandagdag lang. Hindi nyo ilalagay lahat. Pandagdag lang kasi para lang hindi siya masunog. Itetest na natin ngayon yung gulay natin kung okay na ba siya o hindi pa. Una, gagamit kayo ng fork. Ayan, fork. Ito. Pero, para ma-sure nyo na malambot siya, ang gagamitin natin ay ito. Yung dulo. Diba may fork, ito. Ito yung gagamitin natin kung malambot na siya. Kasi kung ito yung gagamitin mo, matutusok mo lang siya. Pero kung ito yung ginamit mo na at lumubog na siya, it means na sobrang lambot na niya. So, kuha tayo ng isang sample. Ang katulad niya, so konting sample. Tapos, igagano mo siya. So, pag nag-mark siya, kunyari, nag-mark siya, yan, hindi pa masyado siyang
pumapasok, nag-mark lang siya, ibig sabihin medyo matigas pa siya. Pag ito kasi ginamit nyo, mabubutas nyo lang siya. Yan, patulad niya, mabubutas nyo lang siya, pero matigas pa siya. Pag ito kasi ginamit nyo, malalaman nyo na, malalaman nyo na malambot na siya. Pag bumaon na siya. So, hindi pa siya malambot. Naamoy mo na ba? So, yun. Makikita nyo. Lalagyan natin siya ulit na konting water. Mas okay sana kung yung kalabasa nyo, cubes, maliliit yan, mas mabilis siya maluto. Yes, tayo, para lang sa mga beginners, ikat mo lang siya according sa kung paano siya hulma. Ikat mo lang siya into half, langap yung sarap eh. Half an inch, yung mga ganito, kaliit, yan, mga ganito lang. Yan, para bite size. Ulitin natin yung ano natin. So, uwa ka. Lagay mo dyan. Tapos, push. O, ayun. Pag nakita nyo, hindi ko siya dinidiinan, ha. Nanginginig lang yung kamay ko. Pero, ayun, pumapasok na siya. Diba? Pero, para sure ka, tikman mo. O, ayan. Tikman mo. O. Medyo crunchy na siya. Okay. Medyo mas soft na siya. That's the time na ilalagay nyo yung sitaw o yung string beans na rin. Yan. Hayaan nyo na siya mag-steam para doon sa string beans. After that, syempre, titikman natin ang sauce natin. Okay? Tikman. Oh, ito lang yun. Yung gata, tsaka yung pepper, tapos yung sili na green, naghahalo na yung laman, pati yung beef kanina. Grabe. So nakikita nyo na sa medyo halu-haluin niya siya ng konti para yung heat distribution niya even. Eh, tignan nyo anong kulay niya. Diba? Green na green saka yellow na yellow. Yan yung kinukuha natin na kulay. Para sa presentation or sa pag binepresent mo na sa table, makulay siya. Yan yung tinuro sa akin ng mga kaibigan natin, yung mga nanay natin, kaibigan, na yung kulay ay importante. Siyempre, mas importante yung lasa. Pero, nakakadagdag doon yung kulay. Sabi sa Japan. So yun, nakikita rin natin. After yan, yung salt, to taste yan, ako, medyo mataas naman yung tolerance ko. Hello again, okay na sa akin siya, pero mas okay kung lalagay niyo siya ng salt. Konti lang naman, para may umami flavor lang siya. Dash lang. Yung iba, ganagano pa rin. Ay, ganun lang. Wala tayong elbow. So, ulitin natin yung pepper kasi yun yung nagpapadagdag ng kulay din. Okay. O, tignan nyo. Okay. After yan, ilalagay na natin yung instead of shrimp, ilalagay na natin ang crab meat. Oh, yeah. Sayang.
So, di ba? Ang ganda ng kulay, di ba? Oh. Parang Christmas tree. So, yun. Tapos na tayo. Halos matatapos na tayo. So, yun. Ayun yung mga tips na pwede nyong gamitin or kuhain at idagdag doon sa mga nalalaman nyo. So, hinintay lang natin siya na maghalo-halo yung lasa, yung gulay, tsaka yung mga gulay na lumambot. Pero, for sure, nakita nyo, naghihiwalay na yung iba na kalabasa. Nagiging ano na siya, mashy. So, yun. So, after that, take rest. I-rest mo muna siya ng mga 2 to 3 minutes. Then, pwede mo na siyang i-serve. So, ang pag-serve natin, huwag ka nang lalagyan. Mang mister, alam niyo ba na dapat pag nag-serve ka ng pagkain, dapat with love. Mang mister, konting kindat-kindat dyan, konting kiss-kiss dyan. Okay. Nagamit tayo ng ladle, tapos ng magic. Tignan mo magic ha, yung kukunin ko. Ito, magic. Oh. Sige, oop! Ang galing, di ba? Hi ka nga sa aking assistant dyan. Yun. So yun, gagamit ka ng tongs para hindi magsama yung sauce tsaka yung ano. So, kuha ka lang ng portion, ayan, kung portion na ganyan, lagay mo muna sa gitna. Sa gitna. Ayan. Tapos yan. Okay. Ayan. Kuha ka ng desired ingredients mo. Ayan. Ayan, parang pa ganyan. Okay. Tapos, dagdagan mo siya. Ayan yung gulay. Nakita niyo yung gulay? Green na green, tsaka yellow na yellow. And for sure yan, hindi siya malabsa. Kasi, ang ginagawa ng iba, talagang niluluto nila yung gulay. So, pagdating sa mesa, malabsa na siya. Remember, meron pa siyang heat. Kaya natin nire-rest. Meron pa siyang heat. So, yung heat na yon, yun yung magluluto pa sa kanya habang sineserve mo. So, yon. Ito na yung nasa bowl natin. So, dagdagan natin ng konting yung mga design-design yan. Yung beef, yung ayan, nagkuha tayo ng beef. Yan. Tapos, yung crab stick na ating ginamit. So, yon. Tapos, syempre, meron yung konting sauce. Lalagyan natin siya ng sauce. Yan. So, gagamit tayo ngayon ng ladle. So, eto na siya. So, yan. Ang ating ginataang kalabasa with beef and crab stick meat. So, yon. Happy kainan. Love, love, love mga ka-hombre, ka-bro dyan. Mas masarap ang luto ng lalaki. Bye-bye!